Kumusta ka, kaibigan? Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isang misteryo na nasusulat sa Daniel chapter 5, ang propesya ng isang sulat kamay sa pader ng Babylonia. Ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano natapos ang kapangyarihan ng Babylonia ayon sa banal na kasulatan? At paano ang kapangyarihan ng Diyos ay namayagpag at ano ang kahalagahan nito sa ating panahon ngayon? Atin itong pag-uusapan, mga kaibigan. Ang topikong ito, mga kaibigan, ay detalyang impormasyon patungkol sa Daniel chapter 2 na kung saan ang Babylonia ay tinalo ng Medo-Persia. Ngunit sa paanong paraan at ano ang nasusulat sa Daniel chapter 5 patungkol sa misteryosong kamay na nagsulat sa pader ng Babylonia? 539 BC, may isang tao na nagngangalang Cyrus na naprophesy ni Prophet Isaiah na isang hari na tatalo sa bansa ng Babylonia. Kasama ni King Cyrus ay walang iba kundi si King Darius. Sila ay nagmarcha sa lugar ng Babylonia upang talunin ang hari ng Babylonia. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tumitiris ng patay si Haring Nebuchadnezzar at pumalit sa kanya ay si King Nabonidus. At meron itong anak na walang iba kundi si Belshazzar. Ang mga digmaan kasi noong unang panahon, mga kaibigan, ay umaabot ng ilang buwan o higit pa dahil ang mga gamit nila noong unang panahon sa pakikipagdigma ay hindi pa naman gang ka-advance. Ngunit kung ating makikita, mga kaibigan, ang bansang Babylonia, ito ang pinakamakapangyarihan na bansa noong unang panahon. Dahil sa sobrang yaman nito, nagpagawa ang hari ng Babylonia ng napakakapal na pader na umaabot ng 96 feet ang kanyang kapal. At sobrang taas nito na wala talagang magtatangka na lusubin ang bansang Babylonia. At isa pa, napapalikiran ang bansang Babylonia ng ilog na tinatawag na Tigris-Euphrates. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, kung sino man ang maglulusob sa kanila ay tiyak na matatalo sapagkat napakarami nilang dadaanan hanggang sa makarating sila sa loob ng Babylonia. At magkagayoy ang mga archers, mga kaibigan, ng Babylonia ay papanain kaagad ang mga kalaban na magtatangka na lusubin ang kanilang bansa. At binabanggit, mga kaibigan, ng mga Bible scholars na kahit na 20 years na nandun lang sa loob ang mga citizen, mga kaibigan, ng Babylonia ay magsusurvive sila dahil sa sobrang yaman ng bansang ito. Ngunit binabanggit, mga kaibigan, ni Prophet Jeremiah ang patungkol sa pagbagsak ng Babylonia. Jeremiah 51 verse 37-39, wawasakin ko ang bansang ito, magiging katawa-tawa at kasumpa-sumpa ang bansang ito at wala nang maninirahan dito maliban sa mga asong gubat. Ang mga taga-Babylonia ay aatungal na parang leon at dahil gutom sila, ipaghahanda ko sila ng piging, nilalasingin ko sila, pasasayahin at patutulugin ng mahimbing habang panahon at hindi na magigising. Oo, mga kaibigan, nabanggit na sa Biblia sa banal na kasulatan, ilang taon na bago pa matalo ang Babylonia ay binanggit na ng ating Panginoon kung saan patutungo ang Babylonia. At sa pagkakataong ito, mga kaibigan, 539 BC, nilusob ni King Cyrus na isang Persian king at ni King Darius na isang hari ng Medes upang talunin ang Babylonia. At sa pagkakataong ito, ang nakaupo ay ang anak ni Haring Nebuchadnezzar na si King Nabonidus. At lumabas si King Nabonidus upang kalabanin si King Cyrus sa ilog ng Tigris. At habang nakikipaglaban si King Nabonidus, ipinahawak ni King Nabonidus ang trono ng Babylonia sa kanyang anak na si King Belshazzar. At sa sobrang kayabangan ni Belshazzar, habang pinapalibutan ni King Darius ang lugar ng Babylonia, siya ay nagdaos ng isang party upang ipakita sa kanyang mga kalaban na ang Babylonia ay sobrang makapangyarihan at hindi kailanman ito babagsak. At ating basahin ang buong kwento ng pangyayaring ito sa Daniel chapter 5. Minsan si Haring Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan para sa sanlibo niyang tagapamahala.
at nakipag-inuman siya sa kanila. Nang lasing na si Haring Belsazar, ipinakuha niya ang mga sisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahal ng kaharian, ng kanyang mga asawa at mga asawang lingkod. Dinala naman sa bulwagang pinagdarausan ng handaan ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem. At inuman nila ang mga ito. Habang sila nagiinuman, pinupuro nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Kung ating makikita mga kaibigan, nilapastangan ni Belsazar ang mga gamit sa templo ng ating Panginoong Diyos at ito ay ginawa niyang pag-inuman ng alak. At dahil dito ay nagkaroon ng puot ang Diyos kay Belsazar. At ating susundan ang mga sumusunod na kabanata patungkol sa kwento ni Belsazar. Sa verse 5, walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo. Sa tapat ng lalagyan ng ilawan, nakita ito ng hari na mutla siya, nangatog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. Sumigaw siya, dalhin dito ang mga engkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi niya sa mga ito, sino mang makakabasa at makakapagpaliwanag sa nakasulat na ito ay bibihisan ko ng damit na kulay ube, kukwintasan ko ng ginto at gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Dumating lahat ang mga tagapayo ng hari, ngunit isa may walang makabasa o makapagpaliwanag sa kahulugan ng nakasulat sa pader. Lalong nabagabag at namutla ang hari, litong-lito naman ang kanyang mga tagapamahala. Ang inang reyna ni Haring Belsazar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, mabuhay anak kong hari, huwag ka mabagabag at mamutla sa takot. Sa kaharian mo ay may isang taong kinakasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Noong panahon ng iyong amang si Nebuchadnezzar, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan. Tulad ng katalinuhan ng mga Diyos, ang lalaking iyon ay hinirang noon ng iyong ama bilang pinuno ng mga salamangkero, mga engkantador, mga nakikipag-usap sa mga espiritu at mga astrologo. Dahil sa pambihiran niyang talino sa pagpapaliwanag ng mga panaginip at ng mga palaisipan at sa paglutas ng mabibigat na suliranin, ang lalaking iyon ay si Daniel na tinawag ng hari na Belteshazzar. Ipatawag mo siya at ipapaliwanag niya ito sa iyo. Iniharap nga si Daniel sa hari. Sinabi nito kay Daniel, ikaw pala ang Daniel na kasama ng mga dinilang bihag ng aking amang hari. Nabalitaan kong sumasayo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Mayroon ka raw pambihirang talino at karunungan. Ang sulat na ito ay pinabasa ko na sa mga tagapayo at mga engkantador upang ipaliwanag sa akin. Ngunit hindi nila ito nagawa. Nabalitaan ko na marunong ka magpaliwanag ng mga panaginip at lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, bibihisan kita ng damit na kulay ube, kukwintasan kita ng ginto, at gagawing ikatlo sa kapangyarihan sa aking kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang nakasulat. Mahal na hari, ang inyong amang si Nebuchadnezzar ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya'y maging makapangyarihan at binigyan siya ng karangalan. Dahil sa kapangyarihang iyon, lahat ng tao sa bawat bansa at wika ay nanginig at natakot sa harapan niya. Ipinapapatay niya ang gusto niyang ipapatay at inililigtas niya sa kamatayan ang nais niyang iligtas. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas at ibinababa naman ang gusto niyang ibaba. Ngunit nang siya'y naging palalo, matigas ang ulo at pang-ahas, inalis siya sa pagiging hari at nawala ang kanyang karangalan. Inihiwalay siya sa lipunan at nanirahang kasama ng maiilap na asno. Ang isip niya'y pinalitan ng isip ng hayop. Kumain siya ng damo tulad ng mga baka. Sa labas siya natutulog at doon nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang namamahala sa karihan ng mga tao. At iniligay niya sa trono ang sinumang nais niya. At bagaman alam ninyo ito, Haring Belsazar, hindi kayo nagpakumbaba. Sa halip nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng Kalangitan. Ipinakuha ninyo ang sisidlang mula sa kanyang templo at ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakakita,
hindi nakakarinig ni nakakaunawa man. At ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala niya ang kamay na iyon at pinasulat sa diding ng inyong palasyo. Ito ang nakasulat, Mene Mene Tekel Parsin. Ito naman ang kahulugan, Mene, nabibilang ng araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Iniutos ni Haring Belsazar na bihisan si Daniel ng damit na kulay ube at kwintasan ang nangyari sa dalisay na ginto. Pagkatapos ipinahayag niyang ito ang ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Nang gabi ring iyon, pinatay si Belsazar, ang hari ng Babylonia. Ang kanyang kaharian ay kinuha ni Dario, hari ng Media na nooy 62 taon na. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang kwento ng Daniel 5 ay nagpapahiwatig ng tunay na katapatan ng isang tao sa ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay lumabag sa kanyang kagustuhan, isang matinding dagok ng buhay ang ating matatanggap. Kung ating mapapansin kasi mga kaibigan, nagsara ang grasya ng ating Panginoon kay Haring Belsazar. Hindi niya pinaniniwalaan ang tunay na Diyos, kundi nilapastangan pa niya ang ating Panginoong Diyos. Gabi ng Oktobre 539 BC, dinivert ni Haring Darius ang tubig ng ilog Euphrates upang bumaba ang ilog at kanilang nilusob ang gate ng Babylonia na sa gabing iyon mga kaibigan ay walang gwardya at nakabukas ang gate na naging hudyat upang makapasok ang puwersa ni King Darius at pinatay nila ang lahat ng mga nandun kabilang na si Haring Belsazar. Ngunit preserve ng ating Panginoon ang buhay ni Propetang Daniel. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ang nais lang ng ating Panginoon ay maging tapat tayo sa Kanya. Papurihan natin ang Kanyang kabutihan sa atin. Dahil kung pag tayo ay nilapastangan natin ang ating Panginoong Diyos, ay tayo ay maihiwalay sa Kanya at tayo gagapusin ng kasalanan at maaari tayong patayin ni Satanas. Kaya naman mga kaibigan, habang maaga pa, tayo lumapit sa ating Panginoon at pag tayo ay nasa Kanya, 100% tayo'y magiging ligtas. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.